makapiling nating live ang hepe ng Criminal Investigation and Detection Unit ng QCPD, si Police Chief Inspector Elmer Monsalve. Major Monsalve, magandang hapon. Welcome sa QRT. Una-una, Major, kilala na po ba ng ating puwersa ang bangkay, yung pong tao na iniwan doon sa UP campus kanina? Bali, sa ngayon ay hindi pa nakikilala. Kaya nga nananawagan kami kung sinong may kapamilya na hindi umuwi, na may tatak na komando sa kanyang binti at may mga tattoo sa likod na tatlong ulo. Sana ho ay makipag-ugnayan kaagad sa Criminal Investigation Detection Unit, CIDU ng QCPD. Sa makatuwid, Major Monsalve, wala pa rin hong mga sibilyan o mga mahal sa buhay na lumalapit at dumudulog sa pulisya para ho kilalanin? Wala pa po, wala pa po, hanggang sa ngayon po. Kaya nga nananawagan po kami na kung mapanood nila ito, makipag-ugnayan kaagad ho sa QCPD-CIDU. Major, pasintabi sa ating mga taga-subaybay, parang paano ho pinagkasya yung bangkay ng tao? Sa akin pagtingin, napaka lumiit na ho yung itsura. Bali, ganyan kasi pag ano, itinali sa loob na parang pinaikot at tinalian siya para kumasya doon sa loob ng garbage bag. Kasi kung makikita mo yung garbage bag, yun na yung tinatawag natin na extra large. Okay. Na pag tinupi mo yung tao at pinaliit mo, na pag tiningnan mo para siyang isang bagay lang na basura na itinali. Kaya nga nung una, hindi pinapansin ng mga nakadaan doon. Naakala yan na laglag lang na basura, kaya lang nung umaga na nagkaroon ng interest yung ano, yung isang basurero kasi tinawagan ng gwardiya. Nung binuksan na, doon na bumungad na patay pala yung nasa loob. Ano po ang estado ng bangkay, Major? Bali, nung makita siya, nakabaluktot nga, halos matupi na, mabali na yung likod niya. Na kung makikita mo yung parang bata na tiniklop, na pinilit, na lumiit siya para magkasya doon at maitago yung krimen. Sa iyong investigasyon, gaano na po kaya katagal na patay? Bali, kung titingnan mo yun, parang ibinagsak lang yun doon. Hindi siya doon pinatay. Okay. Kaya sinisigurado na sa investigasyon ng CIDU, QCPD, na talagang ilinaglag lang doon. Opo. Bukod doon sa binabanggit nyo, Major Monsalve, ng mga tato, ano pa yung mga identifiable marks? Ulitin po natin. Bali, yung may komando siya sa ano, sa sa binti. At saka yung tinatawag na sampaga baby na nakatatak rin sa likod. At saka may boyong Reyes na nakatato rin sa katawan. Kung sino man ang mga kamag-anak na may tatak na ganun, natato yung kanilang mahal sa buhay na hindi pa umuwi hanggang ngayon, yun nga, makipag-ugnayan na kaagad sa QCPD-CIDU. Major Monsalve, walang CCTV at doon sa mismong area sinasabing madilim ng abandonahin ng garbage bag. Ano po ang gagawin, ano bang gagawin ninyo para kahit pa paano magkaroon kayo ng lead? Ay continuous po yung pag-aano niya, pag-iimbestiga. Kasi kahit doon sa isang lugar ay walang CCTV, baka mamaya doon sa pinanggalingan o doon sa magbabagkakaroon tayo ng tinatawag na backtracking. Opo. Kung saan ang galing yung sasakyan. Kasi lumalabas siya, kung papunta siya doon sa Commonwealth, nasa kanan. Okay. Ibig sabihin yung sasakyan galing dito sa may Along Sipi Garcia o lumusot dito sa may galing dito sa may Sikatuna Village. Yes, sir. Nang tinitingnan po natin. Meron na ho bang initial result yung pag-backtrack ninyo? Bali, sa ngayon ay nagkakaroon pa kami ng pag-backtrack, continuous pa. Kaya nga sa susunod ng mga araw, magkakaroon kami ng pag-harvest ng mga nakuha naming CCTV sa lugar. Bago ka mag-assume post bilang CIDU commander, doon po sa experience nyo sa homicide, yan ho bang area na yan, nung kayo'y homicide chief pa lamang ng QCPD, yan bang area na yan na Major Monsalve, sa dyan, tapunan ho? Wala, bali ngayon lang yan nangyari. Okay. Kasi kung titingnan mo naman na lugar yan ay napaka-busy. Okay. Kaya nga nung ilinaglag yan dyan, hindi napansin, kasi una, maraming sasakyan na dumadaan dyan. Bali, yan kasi ang lumalabas sa halos lusutan pagagaling ka dito sa Katipunan. Okay. Kung pupunta kang Commonwealth o pupunta ka dito sa Circle, dyan ang daanan. Kaya napaka-busing lugar yan. Bali, ngayon lang nangyari, kaya hindi tumitigil ang mga investigador natin na mag-alert ng mga ebidensya. Kasi malamang may nakakita. Palaging ganun tayo sa pag-iimbestiga. Ang pag-iimbestiga ay hindi ka nawawala ng pag-asa. Laging may pag-asa. Okay. Kailan daw yung autopsy ko sakali? Bali, sa ngayon, inihintay pa namin yung pamilya para yung kanilang consent, pero pag 3 days, wala pang nag-claim yan, maaaring kami na yung mag-request para autopsyahin yung bangkay. Major Monsalve, may kalinawan na po ba? Stab wounds, gunshot wounds, o Bali, lumalabas talagang stab wounds yung pangyayari na dun sa katawan. Sa ginawang, ano, sa pagtingin, sa unang tingin pa lang, may mga saksak na siya. Pero makakasigurado pa tayo niyan after the autopsy. Kung ano talaga yung naging cause of death niya. Nakagapos ba, Major Monsalve? Bali, lumalabas, nakapacking tape lahat. Okay. Nakatali lahat ng packing tape. Pati yung mga kamay niya, pati bibig niya. Pati yung pagkabalot sa plastic bag, may mga packing tape na sa leg, Major Monsalve, pati sa bibig, sa may liig, may nakatali hong packing tape po.
Okay. Anong panawagan ninyo, Major Monsalve? Bali, nananawagan ako sa mga kapamilya, yung nga sinasabi natin na mga marka niya sa katawan, nabanggit kanina, na makipagtulugan ka agad sa CIDU para ma-establish natin yung motibo. Kasi sa ngayon, nakita siya doon sa isang lugar, doon natin masusundan kung ano yung motibo, kung sino yung huling kasama niya. Apo. Nung nawala siya. Apo. Maaaring makapagsabi noon ang kapamilya niya o kung sino mang malapit sa kanya. Habol ko lamang, Major Monsalve. Mula ako nang mag-assume post kayo bilang hepe ng CIDU, yung mga tinatawag na abandoned cadaver, dumami ba, kumapal, o meron din hubang nag-claim? Paano niyo ma-explain sa ating publiko? Nung mula pa ako na halos ilang taon na akong chief ng homicide hanggang sa naging CIDU ako, after na mapanood nila, lalo na itong media, TV, kaya laking tulong ito sa amin sa pag-iimbestiga. Doon nagsisimula at nai-establish namin na makausap yung pamilya yung motibo. Okay. Kung saan nawala, kung bakit nawala, sino ba yung kaaway, sino yung maaring may gawa. Meron po bang mga wala pang claimant na mga cadaver kayo? Meron naman tayong ilan nila na mga cadaver na hindi pa nakikilala hanggang sa ngayon. Pero yun naman po ay nandyan lang kung sino man may nawawalan ng pamilya. Kaya lagi kami nananawagan. Apa. Na kung may pamilya kayo, kapamilya na nawawala at hindi umuwi, pumunta ka agad kayo sa himpilan ng pulisya. Baka sakali na yung mga hinahanap nyo ay nandun. Sana nga ho, Major, kahit papano, kahit konti, makatulong po ang programang ito. Mga kapuso, ang hepe ng Criminal Investigation and Detection Unit, si Police Chief Inspector Elmer Monsalve. Maraming salamat po umuli.